Maraming hindi makakain dahil kahit piso, wala sila. Pero ang 4 na taong gulang na si Mark, hirap ngayong kumain at lumunok dahil sa piso na nakabara sa kanyang lalamunan. Nito lang November 19, binigyan si Mark ng 4 na pisong barya ng kanyang lolo. Binigyan siya ng pira ng lolo niya, pambaon niya kinabukasan kasi papasok siya ng kinder. Habang abalang nagluluto ng hapunan ang kanyang ama na si Jason, mag-isang naglalaro sa sala ang bata. Nung bigla na lang daw itong umiyak. Doon po kasi siya kay mama lumapit. Tapos doon ako sa kusina, narinig ko. Sumigaw si mama, so tumakbo ako palabas ng ano. Akala namin kung napano, nakagat ba ng mga insekto. Tapos sinabi niya, nalunok nga raw niya yung piso. Tinignan ko yung pera, apat na piso yun eh. Itatlo na lang yung natira. Doon na ako naniwala na nalunok talaga yung piso. Sinubukan nilang pasukahin ang bata. Lumapit si mama sa akin, dala yung bata. Dinukot ko na rin, tapos inangat ko siya yung paa. Binaliktad ko yung bata para sakaling bumaba pa yung piso. Iyak na lang iyak. Anak ko yung piso. Hanggang itinawag na nilang insidente sa health center. Sabi, obserbahan daw muna baka sakaling idumi lang yung pera. Inobserbahan si Mark sa loob ng 2 araw. Kakaunti lang daw ito kumain at hirap ding lumunok. Kanin, nilagyan ko ng maraming mantika para pag lumunok siya, at least madulas. Pero minsan kasi pag pinakain, hindi niya nilulunok agad. Bali, ini-stack muna niya sa bibig niya yung kanin. Tapos pag talikod ko, sinusuka niya. Pangalawang gabi, hindi na makatulog ng maayos kasi nagigising siya. Kasi siyempre masakit eh. Doon na kami nag-decide na dalhin na dito. Pagdating sa ospital, ipina-x-ray si Mark. Doon na nakumpirma na may bumarang barya sa kanyang lalamunan. Wala na po talaga akong ibang maisip kundi matanggal kaagad. Kawawa yung bata eh. Nagsasuffer siya ng ganun na anti. Bata pa naman yun eh. Kasi baka mamaya sa piso is salawangin sa loob. Baka po maano yung lalamunan niya. Mabutas. Yung sa kaso ng pasyente natin, yung esophagus natin, maliit yan. Yung piso, hindi kaagad-agad bumababa yan. Talagang dadaan pa siya ng area ng esophagus down. Depende sa edad ng pasyente, depende sa size ng foreign body, pinapaano natin ng soft dye para to help push down to the stomach yung piso. Nanatili sa ospital si Mark para obserbahan. Makailang ulit din itong in-x-ray para ma-monitor kung saan nakapwesto ang piso o ang barya. Sabi nila kasi pag sunod-sunod yung x-ray nakakasira kasi yun. Tinanong ko po sa doktor na ganun. Sabi naman ng doktor, may gamot naman tayo na hindi maapektuhan yung bata pag inano. Kasi kailangan talagang i-monitor yung piso sa lalamunan. Kasi yung x-ray, mayroon talagang radiation label na ano natin. Pero, but we have also to consider the importance of x-ray on this case. Kasi yung x-ray natin nagdetermine on how to approach the problem. Kasi mag-i-establish tayo anong therapeutic plan na gagamitin natin. Second day on admission, ni-repeat natin kung mayroon bang improvement. Pag nakita natin na the same pa rin, walang pagbabago, for this case, we take 3 x-rays. No? Sa puntong yon, nagpadala si Jason ng mensahe sa aming Facebook page. Yung una kasi, natakot kasi ako, baka kasi operahan. E wala po kaming pera pambayad. Nag-post po ako, baka po sakaling matulungan ako. Maraming paraan paano kukunin yan. Through laryngoscope, makukuha natin yan kung mababaw pa kung foreign body. Paminsan, ginagamitan namin ng catheter, ibabalo natin to uplift the foreign body. At dito, kasi nasa level na mahirapan na tayo, hindi natin basta-basta kukunin yan kasi there are times na ma-injure yung esophagus at saka mahirapan tayo pang-control ng bleeding. Kaya ang maaari lang munang gawin, antayin na kusang lumabas ang barya. Yung piso, after 1 or 2 days, lalabas talaga yan. Kasi as long as we will advise the patient to have a high fiber diet, so mapupus talaga yan. Kapag hindi rin daw natanggal sa pagkakabara ang piso, tuluyang mahihirapang kumain ang bata, maapektuhan ang kanyang kalusugan. Ang problema natin dito, the foreign body will completely block the windpipe, yung sa lungs natin. Kasi dadaan talaga yan sa area sa windpipe natin. Yung completely block dito, hindi ka makahinga, makakost din niya ng cerebral anoxia, so it will cause death. Mga ganyan, emergency, talagang papunta talaga sa hospital. Pa-extra-extra lang daw si Jason sa construction, kaya sa PhilHealth lang sila kumukuha ng pambayad sa ospital. Pero sa tagal nilang naka-confine, hindi na raw ito sapat. Kaya inilapit namin sa Medical Assistance Program ng Department of Health o DOH ang kaso ni Mark.
Napapasalamat po ako, lalong-lalo na sa Panginoon, sa ospital na bigyan kami ng sobrang laking discount. Nitong Martes ng gabi, sa X-ray na isinagawa sa kanya, ang barya bumaba na sa kanyang sikmura. Tumawag si mama sa akin, sabi, nanghihingi na raw ng kanin. Sabi naman ng doktor, pwede na pakainin. Nung puntahan ng aming team si Mark kinabukasan, kapansin-pansin na nakakakain na siya ng maayos. Pero hindi pa gaanong nakagagalaw, nanghihina rin. Wala na dito ang piso point. Bumaba na dito sa lateral area. Then we have also to check the abdomen para malaman natin saan ang piso point. For mga... Oh, discharge na kamara. Ayaw palibang nga siya sa bowel dito, sa open lang malibang para makita ni mong kung dili sa bowel kayo, ma-plus niya, ni makita ni piso. Sige. Hindi na magdula, ha? Kaya mabalik na po dado. Sana tuluyan na siyang gumaling yung barya na nasa tiyan na. Sana mailabas na niya ng maaga, mas maaga para at least mawala na yung pangamba namin at saka hindi na rin siya mahihirapan. Halos 2 linggo mula nung nalunok ni Mark ang barya, hindi pa rin ito lumalabas. Patuloy na lang daw munang imumonitor ni na Jason ang kalagayan ng kanilang anak. Inaabangan nga namin bawat dumi niya. Tinitingnan namin yung dumi niya kung andun na ba yung piso, pero wala pa. Yun lang, hindi natin pwede pabayaan talaga yung bata na maghawak ng pera. Kung pwede man, ikaw na yung isasama mo sa tindahan, ikaw na mismo yung bibili. Pakita mo lang yung pera, huwag mong pahawak sa bata. Sana tuluyan na siyang gumaling. Ngayong Pasko, babaha na naman ang mga barya na inaabangang aginaldo ng mga bata. Bantayan lang po ang mga batang walang muwang at baka sila matulad kay Mark.